Yan ang breakfast namin every day. Rice pa more. San ka pa? May salad every morning. Meron pa mga kutsara. Wala ng dinner. Dala na ito yung breakfast, lunch at dinner. San ka pa? Hindi, wow. Tapos sila, mayroon silang ano pa. Yan ang buhay, OFW. Practical, pati plato. Ano na, foil. Para wala nang hugas-hugas. Yan. Kaya kayong mag-a-abroad. Tingnan nyo ng life namin. Pa-abroad pa lang. Oo. Oh. Yan ang life namin dito. Light! Masarap bang abroad? Naku! Masarap. Break time. Kasi na-disturbo yung alaga. May continuation pa. Ay, naku. Kala ng mga tao sa Pinas, masarap ang buhay, oh. Buhay ang bro. Mas mabuti pa sila. Pagpadala mo kung anong gusto nilang kainin, magkain nila. Eh, dito iniisip, ay, magpadala na lang ako. Padala ko na lang ito, bahala na dito. Bahala na, kakain na lang ako kahit ano. Oh, yan, tuloy. Kumain ng mga torta talong. Masarap na yung torta. Minsan, yung mga anak pinaaral, magluko pa. Oh. Hindi iniisip yung kabuhayan ng magulang dito sa abroad. Anong ginagawa? Abroad, may lang ito lupote. Kaya, sabi ni Tolfo, saludo ako sa mga OFW. Lalo ng mga nasa bahay natatrabaho. Sa totoo lang ako, kung kumakain ako ng masarap-sarap, naiisip ko yung mga anak ko. Oo naman. Sabi ko, they're human being, you know? But what we gonna do? Anyhow, they are priority if we have a salary. So? Murahin ka pa ng amo. Hindi lang mura. Pagod na, luha, pawis. Talaga, dito mo maranasan ang hindi mo maranasan sa Pinas. Kahit man mahirap tayo sa Pilipinas, hindi tayo na Ati, ang nakaranas. Sinasabi kasi nila, ano, tawag nito, once na sinasabi na sa Pinas ka, abroad yung ina mo, may pera ka na. No. Kaya naku, mahirap pa sa daga. Kaya nga yung nasabi ko sa anak ko, naku anak, hindi